Hello mga manay, welcome sa ating kusina at dahil nagki-crave nga ang mga bata sa chicharon, bulaklak, kaya naman napaluto ako ng 10 oras ng gabi. Napakasarap nito pampulutan, pambaon, syempre lalong-lalo na pang-ulam dahil sa bukod sa malambot at crunchy yung kanyang pagkakaluto, napakadali lang din naman itong gawin. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. So, saktong-sakto nga meron kaming stock nito sa rep. So, ito po, nabili ko sa SNR. Yung halaga nito is nasa 200 lang. Ito po ay 1 kilo at kalahati. So, ito po ay chicharon bulaklak. Pero gusto ko sana yung may halong isaw. Napakasarap nun. So, bali yung ginawa ko lang ay nilinisan ko lang to. So, bali yung ganitong parte ng baboy mga manay na isaw, hindi naman po siya ganun kalansa na di katulad ng merong nakadikit na isaw ng baboy na kailangan pa natin baligtarin at kailangan talaga natin idaan sa running water na matanggal yung dumi. Eto, kailangan lang talaga natin na, syempre, malinisan pa rin ang maayos. At dahil tapos na nga po akong maglinis, i-chichap ko to or hihiwain ko to sa laki na nais ko. Kaya ako nito bumili mga manay kasi gusto ko sana to gawing adobo na toyot, yung nagmamantika tas maraming sili. Napakasarap nun. Eh nag-crave po yung mga bata na gawa daw kami o magluto daw ako ng chicharon na bulaklak. Kaya sabi ko, sige na nga, lulutuin ko na. Eh alam ko naman na kapag chinicharon to, kukunti lang po ito. Mukha lang siyang marami dahil 1 kilo at kalahati, pero pag naluto to mamaya parang kukulangin pa sa aming mag-iina. So, chinap ko na siya ng ganyan kalaki. Maganda rin to gamitin sa pagluluto ka ng dinuguan. Then, once na okay na, bali, ang una kong gagawin dito mga manay ay papakuluan natin to hanggang sa mapalambot natin itong ating bulaklak ng baboy. So, gumamit ako ng saucepan. Tapos, ang gagawin natin ay magtitimpla lang tayo ng mga pampalasa, pamintang buo, asin, then maglalagay din po ako ng laurel, at syempre meron din tayong sibuyas at meron tayong maraming tubig. So kailangan lubog sa tubig para mapalambot natin ng maayos at pantay. Then balikan natin yan makalipas ang ilang minuto. So makalipas po ang 20 minutes, yan, chineck ko muna para tanggalin natin yung mga impurities na lumulutang na yan kasi malansa yan. Pero ito po ay hindi pa malambot yung ating bulaklak ng baboy. Kaya gagawin natin ay papakulon ulit natin to hanggang sa mapalambot natin. Pero nakikita nyo, saktong-sakto lang yung laki ng aking pagkakakat dito sa bulaklak ng baboy. Pero masarap mga manay kapag may isaw ng baboy. Promise, ang sarap nun. Pero dahil nga ito lang yung nabili ko, ayun na lang yung ating gagawing chicharon. So, ito na nga po makalipas ang ilang minuto. Bale, ito po ay pinakuloan ko ng 55 minutes. Pero again, depende po yun sa mabibili ninyong part ng karne ng baboy. So, kung kulang pa sa pagpapalambot, pakuluan nyo pa po ng ilang minuto. Then, pagkatapos ko mapakuluan, nilagay ko lang sa isang strainer para po matanggal pa yung mga excess na tubig na nasipsip. Then, once na napalamig na natin, magtitimpla lang ako ng konting asin kasi may timpla na yung ginawa natin kanina sa pagpapakulo para hindi naman siya maalat kapag pinrito natin. Saktong-sakto lang na pwede natin papakin. Then, pagkatapos natin mamix, ay pwede na tayo magsalang ng ating pan. So, dito hindi na po ako maglalagay ng oil. Bale, yung mismong langis o mantika ng ating, ang tawag dito, bulaklak ng baboy, ay siyang maglalabas kusa ng oil para maluto siya at maging malutong. So, haluin lang po natin ang haluin, tapos mas maganda, mas katamtaman lang yung apoy para hindi naman po mabigla na masunog kagad yung ating niluluto. So dito mga manay, alam nyo, itong parte na to, gustong gusto ko to sa adobo talaga na toyot or sa dinuguan. Napakasarap nito. Ito yung gusto kong parte talaga. Tapos, maanghang pagkakaluto. Then, balibaligtarin lang natin gaya ng ginagawa ko. Diba? Kung namumulutan ka nito, ewan ko na lang. Baka naubos na yung pulutan, yung alak nandyan pa. So the best to talaga mga manay na pang-ulam din. Or pwede nyo rin naman papakin. At pasintabi nga din po mga manay ha. Alam ko meron sa ating mga nanonood na mga senior na nabawal na dito. Ay ako na po ang humihingi kagad ng paumanhin kung ito yung aking niluto sa inyo. Kasi talaga namang napakasarap nito, di ba? Pero pag alam naman natin, pag tayo ay naedad na, bawal na.
Kaya habang bata, sabi nga, tikman mo na yung mga gusto mong kainin, dahil kapag ikaw ay umidad na, hanggang tingin ka na lang, dahil dito pa lang, baka isang kagat mo, langit agad. Pero ayun nga mga manay, syempre diba, masarap daw ang bawal. Napakasarap nga naman ito, lalo na pag isinawsaw mo sa sukang maraming sili. Kaya naman dahil okay na to, hahanguin na natin at pwedeng-pwede nang iserve. So ayan mga manay, ito ang aking napakasimple lang na pagluluto ng chicharon bulaklak. At sana po ay masubukan ninyo sa mga gustong i-try ito, hindi pa natatry, lalo na pampulutan. Pero napakasarap nitong papakin, lalo na kung ikaw ay nagda-diet, yung nagki-keto diet, bagay na bagay sa'yo ito. Ito lang yung kainin mo, siguradong busog ka na. Siyempre, tiki man time. Kaya dun sa mga bawal dyan, kumain nito, ikakain ko na lang kayo. So, yun mga manay, ang lutong. The best. Lalo na kapag maraming sili. O, diba natatakam ka na? Kaya subukan mo na to. Punta na sa palengke ng maaga. Maganda maaga po kayong mamili para po makabili kayo ng fresh, yung bagong katay. Napakasarap gawing chicharong bulaklak. So, again, muli ako ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. Papakainin ko rin yung mga chikiting ko. O, diba? Maganda kapag nag-bonding. Kain po tayo.